Hey, what's up mga bro? So isang mainit na first game ang pag-uusapan natin, laban ng Magnolia Hotshots at NLEX Road Warriors. Well, etong Magnolia kakagaling lang sa talo kalaban ng TNT, habang ang NLEX naman ay maganda ang itinatakbo ngayon sa Pampanga. Matapos manalo ng dalawang sunod kontra Alaska at Phoenix, at nagawa nila yan kahit na wala etong si Kiefer Ravenna. Kaya naman tara't pag-usapan na natin yan mga bro. Well, sa first quarter maganda gising ng opensa nitong Magnolia, lalo na pagdating sa 3, kung saan nakapagtala nga sila dyan ng 6 na 3 points mga bro. Nanguna para sa kanila itong 8 points ni Corpus, na sinundan naman ng 7 ni Baroka at 6 na puntos para sa rookie na si Jerica Hanmisi. Kaya naman dahil sa mainit na outside shooting nila, eh lumamang sila ng hanggang 11 points. Pero dahil sa nagawa namang makabalik nitong NLEX bago matapos ang first quarter, eh naibaba na lang nila yan sa 3, 29-26. Sa second quarter naman mga bro, dahil sa momentum na nakuha nitong NLEX bago matapos ang first quarter, ay nagawa nilang lumamang mula sa hassle play nito ni Soyud, 35-34. Kaya naman dito, mas naging dikdikan na ang laban mga bro. Palitan na talaga sila ng opensa hanggang sa tuluyan ng nakuha ng NLEX sa itong kalamangan sa first half, 49-45. Pagdating ng third quarter dito, mas lumobo lalo itong kalamangan ng NLEX, kung saan umabot pa nga yan ng hanggang 14 points mga bro, 66-52. Well, pilit namang binuhay ni The Beast itong opensa ng hot shots dahil nakapagtala lang naman siya dyan ng 10 points sa third quarter mga bro para pangunahan ng Magnolia. Pero yun nga lang, hindi pa din yun naging sapat dahil kontrolado pa din ng NLEX itong third quarter, 84-71. Plus natawagan pa ng isang technical foul itong si The Beast matapos ang play na to mga bro. Pero sa pagpasok ng fourth quarter, muling nakakuha ng momentum ang Magnolia, kung saan unti-unti nilang tinapyasan itong kalamangan ng NLEX. Isa sa naging dahilan dyan ay etong si Polly, na finally nagparamdam na din para sa pambansang manok. Kaya naman dito muli silang nabuhayan sa laro mga bro. Sa 3 na to ni Polly, baba na lang sa 3, etong lamang ng NLEX, 90-87. At sa tira naman na to ni Sanggalang, eh nakuha na din nila itong kalamangan, 91-90. Na agad namang sinundan niya ni ABUEVA mga bro, 93-90. Pero may sagot naman dyan ang NLEX dahil muling bumalik sa kanila itong lamang. Mula naman yan sa layup nito ni Jericho Cruz, 94-93. Pero dahil sa naipasok ni Paul Lee yung isang free throw niya, eh nauwi pa sa overtime ang laro, 94-94. At sa overtime naman mga bro, unang nakapuntos ang NLEX mula sa 3 ni Kinyahan. Pero etong si The Beast naman ang kumana sa kabila, kung saan dahil sa kanya, eh nagawa nilang maitabla ang laro, 99-99. Pero sa tira na to ni Jericho Cruz, eh natahimik bigla ang Magnolia mga bro, 103-99. Well, akala ko sure win na to para sa NLEX. Pero yung clutch 3 points ni Aris Dionisio, grabe mga bro. May chance pa sana silang maipanalo nila etong laro, kaso hindi pumasok etong free throw niya. Kaya naman second overtime ang nangyari, 104-104. Pero sa second overtime, dito na tinapos ng Magnolia ang laro, kung saan yung Ian Sanggalang eh nag-take over na din mga bro. Kaya naman sa uli, eh nakompleto ng Magnolia itong comeback win nila, 112-105. Nakapagdala dyan ng 23 points at 12 rebounds si The Beast, habang meron namang 21 points etong si Jericho Cruz. So yan lang para sa video update natin sa laban ng NLEX Road Warriors at Magnolia Hotshots. Huwag kalimutan na i-follow ang ating Facebook page at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood mga bro. Peace bro.